Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang puod. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, iminit po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad ng iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat na mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay magpalakas ng halimbawa ng kanyang pagpaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Saab ako, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad, ang mabuting balita, at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami.
ako'y nakibagay sa lahat ng tao, upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko, kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito, alang-alang sa mabuting balita, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay ang panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga, maari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang tahilan ng iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alasin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakita na kang mabuti, sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay gumagamit ng talinhaga, no? At sinasabi niya, no, na sasabihin mo sa kapatid mo na alisin yung puwing, pero ikaw may tahilan. Para madaling sabihin, no, yung kapwa mo may puwing, pero ikaw may dos por dos ka sa mata mo. Ang gusto ba sabihin dito ni Jesus na pagumpunahin ang kapwa mo? Na madalas iniisip ng iba, pag sila'y pinupuna, itong binabanggit. Pag sila'y pinapaalalahanan, sasabihin, "Huwag mo ngang pansinin ang puwing sa aking mata. E yung tahilan mo sa iyong mata, hindi mo pinapansin." Hindi rin naman ho ganon. Ang paalala sa atin ni Jesus ay unang-una, lumakad sa pagiging totoong saksi ng mabuting balita. At ang pagiging mabuting saksi at totoong saksi ay sinasabuhay niya ang aral at turo ni Jesus. Siya ay nagsusumikap, hindi pa doon, pero nagsusumikap. At ganoon naman ang buhay natin bilang Kristiyano. Araw-araw tayo nagsusumikap na maging mabuting Kristiyano. Araw-araw tayo nagsusumikap na piliin si Jesus at talikuran ang mga naglalayo sa atin sa aral at turo ni Jesus. Diba? It's a matter of choosing. Choosing Christ every day. At ang magandang paalala din sa atin, no, ng Ebanghelyo, hindi lamang sa patuloy natin pagnanais ng pagbabago ng buhay, kundi sana mas lawakan din natin ang pag-unawa natin sa kapwa natin. Lalo na ho sa panahon ngayon na ang bilis nating manghusga. Isang post lang, may panghuhusga na tayo sa isang kapwa. Kaya ho sa Facebook, di ba, ayan ang mapanghusgang mundo ng social media. Ay mag-post lang ng isa, naku, maraming tao na ang sinasabi at sinasabi. May mag-post lang ng tungkol sa ganito, marami, pagbabasahin mo yung comments, ang dami ng gustong sabihin, ang dami ng sinasabi, hindi naman alam mo yung buong kwento. Ang nabasa lang yung headline. Hindi naman binuksan yung article, hindi naman buong binasa. Kaya magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo na imbis na mas mabilis lumukso sa konklusyon, sana mas mabilis tayong lumukso sa pag-unawa sa kapwa natin. Sana mas mabilis tayo na unawain ang kapwa natin imbis na husgahan ang kapwa natin. At yan pong magandang paalala sa atin, no, sa ating
paglalakbay bilang Kristiyano, na sana tayo bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, kung paano siya nagpakita ng awa at unawa sa kapwa, sana tayo din na mga sumusunod sa Kanya ay magpakita din ng unawa sa kapwa natin. Una ang awa ng taong umuunawa. Kaya magandang hamon sa atin ang ebanghelyo natin ngayon. Imbis na pansinin, punahin ang kapwa, sana naroon pa din ang kakayahan na unawain ang kapwa. Pero hindi ibig sabihin nun na we will tolerate bad behavior. Okay, iba hindi ho yun ang ibig sabihin ni Father. Pag sinabi niya, ay, unawain ko yung kapwa ko, o pag mali yung ginagawa niya, sige, unawain ko na lang siya. Ay, hindi naman ho ganun. Kaya maganda rin kasabay din ng ating ebanghelyo ay yung santong pinagdiriwang natin ngayon. Oo, kailangan nating umunawa sa kapwa natin. Pero sana wag mawala din ang kakayahan natin na akayin ang kapwa palapit kay Jesus. Sana hindi mawala yung kakayahan din natin na bagamat parehong sugatan, parehong may kulang, parehong may pinagdadaanan, hindi naman imposible na akayin ang kapwa palapit kay Jesus. Ang santong pinagdiriwang natin ngayon, si San Juan Crisostomo, ay isang mabuting tagapahayag ng salita ng Diyos. Pero may mga pagkakataon, no, na sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lahat nagustuhan ng kanyang pinapahayag. Dahil sa kanyang pagpapahayag, may mga natatamaan. At yan yung paraan niya para itama ang mga mali. Itama ang mga pang-aabuso. Kaya not everybody liked his homilies and sermons. At dahil nga maraming may ayaw sa kanyang pananalita, sa kanyang pagtatama sa mga mali, pinagkasunduan nila ni San Juan Crisostomo ay i-exile. Ilagay sa malayong lugar at doon na siya hanggang siya ay pumanaw. Not everybody liked his sermons. Pero para kay San Juan Crisostomo, sa inanatiling tapat sa misyon niya, naakayin ang kapwa na makinig kay Jesus. Akayin ang kapwa na yakapin ang kanyang salita. Pukpukin ang mga matitigas ang puso. Nang sa gayon, baka lumambot at mas yakapin ang salita ng Diyos. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin na minsan sa pag-aakay sa kapwa, not everybody will like you. Kadalasan yung pinagsasabihan mo pa, yan po yung parang magpapakaawa at magpapaviktim. Para bang aping-ape. Pero siya naman yung nagkamali. Maganda rin sa atin, no, bilang Kristiyano, na may pagpapakumbaba din tayo, na hayaan din na yakapin ang pagkakamali natin at handang maitama ng kapwa natin. Dahil ang mga nagpapaalala din sa atin, ang nais din naman nila ay ang kabutihan natin. Hindi naman yung may masabi lang. May mga tao din naman ganun, ano? Pero tignan mo din yung mga kakilala mo talaga at yun yung magpapaalala sa'yo. Yung mga taong malapit sa'yo at magpapaalala sa'yo, ang nais ng tao hindi ay para siraan ka, kundi itama at alalayan ka. Kaya maganda rin, no, sa ating pag-alalay sa kapwa natin, sa ating sama-samang paglalakbay, may pag-uunawa sa kapwa,
may pagyakap sa kahinaan ng kapwa. At higit sa lahat, sama-sama tayo naglalakbay at nakikinig sa salita ng Diyos na umaakay sa atin sa kaganapan ng buhay. Minsan ang salita ng Diyos ay challenging sa atin. Pero kahit na challenging ang salita ng Diyos, nariyan ang kapwa Kristiyano nating umuunawa at nagbibigay at nag-i-encourage sa atin at nagbibigay lakas ng loob na sundin ang tinig ng Diyos. Whether it feels comfortable to us or challenging for us. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Ang ating itugon, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan, at pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi mailigaw ng mga ditunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway, makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Ang iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa pagmamahal, pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakating na may Satanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ining pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin na ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang ang kanyang tagubilin, inaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilahod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagka kasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papaalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Buhay mo'y inialay sa krusay na matay upang kami ay magbuhay. Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y inaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay asamo ko, ang samo ko at dasal, sana'y
pakinggan mo ang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, ano po ninyo itong kailingan ko? Mabuhay ng mapayapa, inayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po tawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samukot na sanay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin ng iyong pagmamahal, ay magdulot ng iba yung katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at maglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinto ka namin, parang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramdal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramdal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati namin.